everyone! Welcome back to another vlog. It is Tuesday here in Calgary. Sunny, mainit na siya today. Actually, since last week. And sobrang busy talaga. Even nung Sunday, actually Sunday talaga, hindi siya talaga busy. Not unless pag long weekend. Pero sobrang busy talaga last Sunday and then yesterday. So for sure today and then the whole week kasi maganda yung weather. Double digit siya. Kaya happy-happy ang lahat dito. At syempre yung iniinom nila, yung mga beer at coolers, malalamig. And then kanina nga, ito may kwento ako sa inyo. Kanina may customers ako dito, dalawang Pinoy. And then yung si ate at yung si kuya na landlord, landlady nila. So ngayon kwentuhan kami. Actually yung dalawang customer dito, may kasama pa yun silang isa. Tapos nakwento nila sa akin, sabi niya, alam mo ba yung kasamahan namin dito before? Sabi ko, saan doon? Sabi niya, yung chubby-chubby, bakit na nangyari? Akala ko natiurok, guys. Sabi ko, ba't nangyari kay kuya? Nasaan na yun? Ganun-ganun ako. Sabi niya, umuwi na. Sabi ko, anong, what do you mean na umuwi? Umuwi for good or bakasyon? Sabi niya, hindi, for good na yun. Hala, sabi ko, ba't siya umuwi? Kabago-bago lang nila. Dumating sila dito last year of July 2022. So ngayon, sabi ko, ba't siya umuwi? Sabi ko nang ganon. Sabi naman nila, na-stress at nagka-anxiety. Nalungkot naman ako. Sabi ko, bakit? Kasi daw, yung si kuya, masyado daw kong mag-isip. So, na-stress siya, nagka-anxiety siya sa kakaisip ng future nila dito, ng family niya. Later on, kung makuha na daw niya yung pamilya niya dito. So, yun naman daw si kuya, kinakausap nila, ina-advisean nila, sinabihan nila na, pre, huwag ka munang mag-isip ng ganyan, pre. Ang importante daw ngayon is mag-focus lang ba sa trabaho. Tapos, later on, kung ma-PR na, edi pwede na makuha yung family papunta dito. And then, ini-encourage nga nila na magstay, wag nang mag-isip, ganun nga daw. So ngayon si kuya naman, tango-tango naman daw yun, okay, akala nila okay na. Tapos bigla daw nung March, biglang kinausap yung employer nila at nagsabi na mag-resign na daw kasi hindi na niya kaya, stress daw siya. Tapos sinabi ng employer, anong kinaka-stress mo dito sa trabaho, ganun. Hindi naman daw sa emotion niya, sa isip niya ba, ganun. Sinabihan naman daw ng employer niya, huwag kang umuwi, dito ka lang, magiging okay din lahat. Ganun din, ini-encourage, kinoconvince ng employer na magstay. De, si kuya daw pursigido talaga. So, hindi mo naman mapilit yung tao, diba? Hindi natin mapilit. So, ayun, nilet go siya ng employer niya. Binilian siya ng ticket. So, pinauwi siya. Kinancel yung visa. Tapos parang nalungkot ako. Parang, sabi nga ng ni ate yung landlady na, nasayangan din sila. Kasi nga, especially yung mga kasamahan niya na marami daw talagang gustong pumunta dito na kasamahan nila, nag-apply, pero hindi pinalad. Siya yung natanggap. So, tatlo silang natanggap sa butsiran. Tapos parang, yun nga, nakakalungkot. Pero, hindi natin mapilit yung tao kasi, di ba, yung stress, ang hirap labanan, lalo na pag may anxiety ng kasama. Ang hirap talaga. So, ngayon, nagumusta ko. So, kumusta na si kuya doon sa Pinas ngayon? Ayun, nagchat-chat daw. Parang may pagsisisi daw na bakit siya umuwi, ganun. And then, nakwento daw din ni kuya sa kanila na isa din yung factor na bakit nagkaroon siya ng stress at anxiety. Kasi parang yung family din niya sa Pilipinas, nung nalaman or dito nga na nasa Canada na, so nasa isip nila na mayaman, may pera, hingi daw ng hingi, parang ang laki daw ng expectation. So yun nga, mas malaki din talaga, malaki ang papel ng family na makaintindi sa yun, na yung pera sa abroad hindi naman pinupulot lang, di ba? Yung intindihin niyo rin na malayo sila yung mga OFW sa family nila, so kailangan lang mag-adjust. Yung wag bigyan ng pressure ba? Kaya sabi daw ni kuya, isa din daw yun sa nagpapauwi sa kanya. So tinanong naman daw nila nung nandito pa si kuya, ano ba yung pinagkaka-stressan mo, anxiety? Nagko-compute daw pala yun sa kinikita niya. Tapos naisip niya, kung nandito na yung buong family niya,
paano na daw yung rent ng bahay, yung sasakyan, kung ito lang daw ang kinikita niya. So sinabihan naman na, pero pag PR ka na, marami tayong mapapasukan na. Kahit isang trabaho lang, basta malaki yung sahod, maraming hours, ginaganon daw nila. Or mag two jobs ka. So yung isang job mo, pang bayad na yun sa bahay, eh nandito naman yung asawa mo sa susunod na panahon, pag PR ka na. So dalawa na kayo magtulungan. Tapos yung mga bata, libre naman yung pag-aaral, may sustento naman sa government, basta may trabaho lang yung parents, ganon. So, parang kasi nalungkot din ako kasi first time kong makarinig na ganyang balita na ilang months lang dito tapos umuwi na ng Pilipinas agad. Kasi nga, dahil sa nangyari, na stress at nagkaroon ng anxiety. Pero alam nyo, hindi rin talaga, as in, hindi natin hawak yung feelings, decision niya. Diba, kesa naman magstay siya dito tapos hindi siya happy. So magkakasakit lang siya dito. Kaya okay lang din yun. Pero yun nga yung sabi nila, dapat nag-isip daw si Kuya before nag-apply yung papunta dito, ganun. First time din yung mag-abroad. Wala, decision niya yun eh. Kaya kayo kung mag-abroad or kahit saan man, hindi na Canada, kung gusto nyong mag-abroad, dapat isipin nyo mabuti, kondisyon yung ano nyo, katawan nyo, pag-isip nyo, spiritually, mentally, ganun talaga, physically, emotionally, dapat ready talaga sa bakbakan pag mag-abroad, malayo sa pamilya. Yung dito kasi, ang na-observe ko lang sa mga student, yung mga bata pa, kasi international student, punta sila dito. So, ang focus nila is pag-aaral. Wala pa siguro yung focus nila about sa family. Not unless pagpupunta ka dito na may edad ka na, yung ang isip mo pang pamilya na. So, yun, mag-isip ka rin talaga. Di mo rin maiwasan. Lala no, paano yung ano ko, rent ko sa bahay, paano yung grocery, paano yung sasakyan, paano babayaran sa ako magtatrabaho, ganun. As in, marami ka rin iisipin in the future, tapos later on pa, yung ano, pag-process ng mga papel-papel, nakaka-stress din yun, gastusin, ganun. So, yun, mag-isipin talagang mabuti. Dito talaga lakasan ng loob. Kasi before ako din, nung sinabi na, ay Canada, yung mga kaibigan ko, makakilala ko, nandito na sa Canada. Parang, alam mo, ang ganda ng feeling, makapunta ng Canada, Canada na yun, ganun. Yun si Kuya, last year, kasagsagan ng winter, snow, ang saya-saya pa nila dito, bumibili sila ng ala kasi nga ano daw, snow na, nakaranas sila ng snow, tapos nag-coat sila, mga ganun, pumapasyal pa nga daw yun sila sa Banff, ganun. Tapos sabi ko, wala talaga. Decision talaga yun ko, nang hinayan din ako, pero wala, hindi natin mapilit, di ba, yung tao. Basta yun lang, yung family din dapat may malaki talagang role sa pag-abroad. Dapat intindi din ng family doon sa Pilipinas na nagtatrabaho dito, hindi pinupulot yung pera, nakaka-stress na sa pagkukompute ng mga bayarin, ng kita, ng income, ganun. So wag palaging hingi ng hingi, di ba? Na ano din ako kuya, kawawa din naman, pero sige lang, baka in the future makabalik siya dito, so hopefully, or sa ibang bansa, ganun, siguro kung ready na talaga siya. So yun, kayo guys, kung mag-abroad man kayo, isiping mabuti, yun lang, at kausapin yung family, dapat idigan nyo sa family nyo na ito lang yung income nyo, ito yung binabayaran ko dito, para alam din nila, hindi yung hingi ng hingi, diba? And then, kung okay naman na kayo dyan sa Pilipinas, edi wag na kayong mag-abroad. Yung, kung ano na, kontento na kayo sa pamumuhay dyan. Simpleng buhay ba? Kasi, pag mag-aim ka ng high, pinipilit mo yung sarili mo, hindi rin mabuti yun, di ba? Pero pag may chance, may swerte na mag-abroad ka, then, ayun, kausapin family. Tapos, huwag masyadong mag-isip ng mag-isip. Kasi, yun, doon mag-start yung anxiety nyo. Nakaka-stress talaga, aminin ko. Pero, yun, dasal talaga. Yun lang, basta naano ako kay Kuya, ay, umuwi siya, nalungkot ako. Pero, decision niya talaga yun, wala tayong magagawa. So, yun lang guys, share ko lang sa inyo yung kwento ni Kuya. Hindi ko sila pwedeng i-feature sa video kasi nga, di ba?
baka daw makita ng mga family nila, nagiinom sila dito. Pero hindi naman parati sila nagiinom. Ano lang, bumili sila kasi mamayang gabi daw may inuman sa ano, sa bahay ng kaibigan nila. Magdadala sila ng inumin din. Ganun yan dito, guys. Ambag-ambag ba? So, yun guys, mag-isip-isip tayo. Pero ako, kung pursigido kayong mag-Canada, wala mang problema. Or kahit saan, basta, strong kayo. Huwag niyong isiping mabuti ang mga future. Mamaya na yan kung settled na. Ewan ko lang, basta, kung sa akin din, nag-iisip din naman ako, pero kung isipin mo nang mabuti, madidepress ka. Tapos, huwag mong ikumpara yung life mo sa iba. Yun lang, maging kontento ka sa kinikita mo, sa buhay mo, ganon. At, of course, later on, mag-aim high ka kung ano man yung mga balak mo in the future, di ba? Huwag ka rin magstay sa isang place or sa status mo ngayon, di ba? So, yun lang. Well, good luck, guys, and God bless everyone. That's all for today. Bye!